at matuto. May aral na tidang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Si Tintin, ang pasaway na langgam. Kwento ni Jasmine City at Donabel B. Bihasa. Guhit ni Shella Marie M. Donsay. Sa isang malaki at mayabong na puno ng tipulo ay nakatira ang magkapatid na langgam. Sina Katkat at Tintin, sila ay mahilig mamasyal. Maalalahanin at responsabling ate si Katkat. Makulit at pasaway naman si Tintin. Lagi siyang umaalis nang hindi nagpapaalam. Isang araw, habang namamasyal ang magkapatid, pinaalalahanan ni Katkat si Tintin. Tintin, huwag kang aalis nang hindi ka nagpapaalam at baka ka mawala. Opo, ate, ang sagot ni Tintin. Ngunit, hindi naman niya ito sinunod. Napansin ni Katkat na wala na sa kanyang tabi si Tintin. Hinanap niya ito kung saan-saan. Naalala niya ang paboritong puntahan ng kapatid, ang burol. Pinuntahan niya ito, ngunit wala doon si Tintin. Tintin! 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 Nasaan ka na? Nasaan si Tintin? Ang tanong ni Katkat sa sarili. Samantala, si Tintin ay masayang sinusundan ang isang mahalimuyak na amoy. Umakyat siya sa isang dahon ng tipulo. Nakita niya ang isang batang sarap na sarap na kumakain ng suman. Matapos kumain ang bata, pinulot niya ang isang magandang dahon ng tipulo at pinaglaruan. Naisipan niyang gawing bangka ang dahon ng tipulo. Masayang-masayang pinakawalan ng bata ang dahon ng tipulo. Samantalang, takot at mahigpit ang kapit ni Tintin sa dahon. Nakita niya ang isang matandang langgam sa tabi ng pangpang, kaya humingi siya ng tulong. Agad siyang tinulungan ng matandang langgam. Nawawala po ako! Hindi ko po makita ang ate ko. Maaari niyo po ba akong samahan? Pabalik sa kanya? Pakiusap ni Tintin. Sige, sasamahan kita. Ang sagot ni Tandang Kiko. Sinamahan ni Tandang Kiko si Tintin papunta sa atin. Nagpasalamat ang magkapatid sa mabuting ginawa ni Tandang Kiko. Nangako si Tintin sa kanyang ate Katkat na hindi na siya muling aalis nang walang paalam. Nangako si Tintin sa kanyang ate Katkat na hindi na siya muling aalis nang walang paalam. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.